Pinakamataas na papuri, paglululhati, pagsamba at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo po lamang. Ako rin po ay nagbibigay ng dobling paggalang sa ating pong beloved Honorable Pastor Will D. E. Almeida at sa di malilimutang turo at aral ng ating pong beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida at sa kanila pong beloved children at sa ating pong sa inyo pong lahat mga minamahal na kapatiran. Happy, happy 47th year's church anniversary po. Hallelujah, praise the Lord. Nais ko po ipagpasalamat sa pinakamamahal na Panginoon na sa mga dakilang himala po na ginawa niya sa aming buhay. Tunay nga po mga minamahal, mula po na kami po ay makakilala sa banal na gawaing ito, hindi na po mabilang ang mga dakilang himala na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, way back po 2018, yung aking pong beloved husband po, isa rin po siyang seaman. So alam naman po natin na ang isang trabaho na isang seaman, kung gaano kahigpit ang kinilang medical examination para ma-fit to work. Alam niyo po, 2018, he was diagnosed po na meron siyang stage 3 chronic kidney disease. Nung time na yan, mga minamahal, sabi po ng kanyang ng doktor, mag-change na daw po siya ng career since na wala na daw pong kagalingan, wala nang lunas. Sabi ko, sa kanila walang kagalingan, walang lunas. Pero sa pangunang panalangin ng man of God, ng ating beloved pastor, walang imposible. Ito'y isang patotoo lang na ibibigay sa atin ng mahal na Panginoon. Manampalataya lamang tayo. Alam niyo po mga minamahal, patuloy lamang kaming nanalangin, nagpuri, patuloy na kumapit sa mga himalang na napapakinggan namin, sa mga dakilang patotoo. At mga minamahal, totoo po na ang mahal na Panginoon ay mapaghimala at nagpapagaling. Ang sabi nilang wala ng kagalingan, sa mahal na Panginoon, sigurado ang kagalingan. 2020 po, muli po tinawagan po yung beloved husband ko ng isa pong agency. Sabi ng beloved husband ko, kung ano ang kalooban ng mahal na Panginoon, yun ang masusunod. Kung ito na yung tamang panahon, alam ko, ipagkakaloob yan ng mahal na Panginoon. Totoo po yan, mga minamahal. Nagpa-medical po ang beloved husband ko. Ang sabi niya, kung ito talaga ay para sa akin, ito po ay totoong kalooban na ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, talaga po nung nagpa-medical ang beloved husband ko, yung sinasabing wala ng kagalingan, talaga po, bigla po na-clear ang kanyang medical, fit to work, makakabalik siya sa trabaho niya. Gaano kahimala ang mahal na Panginoon? At gayon din po mga minamahal, patuloy po na sa kanya pong pagbabarkong muli sa himala na yan na binigay ng mahal na Panginoon. Nakasagupa po sila na isang napakalaking alon na talagang almost po sa laki ng barko nila. Yung kanila pong barko, talaga pong almost lahat ng mga nakaskrew po, tinatangay na yan, nahuhulog po sa kanilang table. Ngunit po, yung Biblia po ng beloved husband ko, na lagi niyang ginagamit sa pagpupuri, pagbabasa ng Biblia, alam niyo po mga minamahal, talaga po, pagbalik sa cabin ng beloved husband ko, sabi niya, yung Bible ko baka masira. So binalikan niya po yan, yung kanya pong computer, yung iba po niyang gamit, talaga pong wala na, na-wash out. Pero ang salita ng mahal na Panginoon, andun po, kung paano niya ipinatong, binalikan niyo, hindi man lang po nawala sa pwesto. So tunay po na kamangha-mangha ang gawa ng mahal na Panginoon. At gayon din po mga minamahal, last month po, alam po natin itong pandemic na to talaga na wala pong excuse. Pero sa ating pong mga anak ng mahal na Panginoon, alam po natin yung pananampalataya natin na laging andyan ang pag-iingat ng mahal na Panginoon sa bawat isa. Bali po sa school namin, nagkaroon po kasi na isang positive po ng COVID and I was identified as close contact po. So mga minamahal, nung time na yan, tinawagan po kami for isolation. So sabi ko, mahal na Panginoon, alam ko, sa dami ng himalang napakinggan ko, hindi mo ko pababayaan. Since sa aming pong paaralan, isa na lang din po ako talaga sa unvaccinated. So sabi nila, talagang ako po yung minomonitor nila na pag nagka-sintomas, baka lumala. Pero anong buti ng mahal na Panginoon, nagkaroon ako ng sintomas, nilagnat, sumakit yung ulo.
nagkaroon ng ubo. Gayun din po yung beloved eldest ko, the following day, nagkaroon ng lagnat ubo. So definitely po, kailangan i-report yon as part of the protocol. Pero sabi ko, mahal na Panginoon, alam ko walang imposible. Pangahawakan mo kami. Alam niyo po mga minamahal na kapatiran, nung po kami nagpa-swab test, sabi ko, before mag-swab test, nagpuri kami, nanalangin, and alam ko, walang imposible muli, magpapakita ng himala ang mahal na Panginoon. And that happened, mga minamahal, after the swab test, kung sino pa po yung talagang fully vaccinated, may, with booster, sila po tinamaan ng COVID, pero ang inyo pong abang lingkod, sa pangunang panalangin ng man of God, negative po kami, buong pamilya namin na nakasama ko, nakahalubilo, kaya po, sino hindi maglilingkod sa mahal na Panginoon? At gayon din po, mga minamahal, maalala ko rin po, nung ako po'y nagli-labor sa akin pong eldest child, talagang almost 24 hours na po, nag-dry labor na ako. Ang sabi po nung aking OB-GYNE, Mrs., wala na, dry labor na. Pwede nang makakain ng dumi ang bata sa loob ng tiyan kung hindi ka namin ECCS. So sa mga narinig kong patotoo dito, up to the last minute, pinahawakan lang nila ang patuloy na himala ng mahal na Panginoon, manalangin, magsisi. Yan po yung ginawa ko. And then to the last minute po talaga mga minamahal, nag-rebuke ako, sumigaw ako ng hallelujah, praise the Lord. Sabi ko po doon sa aking OB, Doc, masakit yung tiyan ko, humihila para pong may gustong ilabas. And glory to God mga minamahal, sabi niya, ayan na, bata na yan. Kaya totoo po, mahal na Panginoon, hindi po natuloy yung pag-CCS sa akin. And another miracle po mga minamahal, ito pong yung eldest child ko na yan, na-diagnose po siya when she was 3 years old po na meron daw siyang primary complex. So sabi ko, hindi masamang magpa-check up sa pedya nung malaman namin yon para alam namin kung ano yung direct na ipapanalangin sa ating mahal na Panginoon. So sabi po nung pedya, 6 na buwan na gamutan. Sabi ko, sa dami ng himalang binigay sa amin ng mahal na Panginoon, alam ko, minsan pa, patuloy na maghihimala ang mahal na Panginoon. And totoo mga minamahal, prayer and fasting lamang po. Talaga po, after a week, pinalay hands namin siya through the prayer, beloved pastor. Alam niyo po, mga minamahal, nung pong pinarepeat yung x-ray ng anak ko, wala siyang any medicine na tinig. Sa himala ng mahal na Panginoon, healthy lungs po ang nagkaroon, ang naging result ng kanyang x-ray. Kaya tunay po na mapaghimala at nakila ang pinakamamahal na Panginoon. Totoo po na from that 31 years sa paglilingkod namin, sa araw-araw, andyan ang mga pag-iingat, himala ng mahal na Panginoon. Kaya tunay po na hindi tayo dapat magsawa maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hanggang dito na po lamang, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo po lamang. Hallelujah, praise the Lord.